Peace lang mga kaibigan, mga viewers, ano, andito po ako sa Aroseros, ano, Forest Park, ano. Ayan po, mapapansin niyo sa akin likuran, ano. Dito ko po ipagpapatuloy yung aking Calyo survey sapagkat nasa labas po ako kanina. Anyway, may na-interview din po akong tatlong estudyante ng ano, Technological University of the Philippines po, ano. Kaya lang masyadong maingay yung train at saka yung mga truck na dumadaan, yung mga trailer po, ano. So naisipan ko po dito dahil ito pinupuntahan din, tinatambayan din po ito ng mga estudyante. Halika po, diretso na tayo sa video. Peace lang mga kaibigan, mga viewers, ano, ito po, may nakita pa akong tatlong estudyante dito sa TUP, ano, Technological University of the Philippines. Hello, hello mga ma'am, ate, ano, mawalang galang na po, pwede pong, ano, compress lang, mawalang galang na po. Ano. Ako po si Kuya Rodel nyo, and welcome sa Rodel's TV. Ngayon po, anong pangalan niya? Diana po. Ikaw? Casey po. Kate? Casey. Ano? Casey. Okay, Casey. Ang hirap pag may face mask, ano. Ikaw naman? Jomar po. Jomar, okay. Welcome again sa Rodel's TV. Ano ngayon, ito kasi yung naisip kong content, ano. Ito ay masyadong matunog ngayon kasi nangyayari na yata o nangyari na. Ito, ito ay tungkol sa charter change, ano, tsa-tsa, ano. So, ang tanong ko lang dito, kung pabor kayo o hindi pabor. Ngayon, ang my first question is, ano yung idea mo, ikaw muna, sa tsa-tsa or charter change? Yung idea ko po is yung papalitan ko yung Constitution po, yung 1987, parang i-update ko. I-update lang? Parang ganun. So, ikaw naman? Same with her. Parang, ano po, magkakaroon po ng amendments po dun sa Constitution kung na meron na. Okay. Ikaw naman? For me po, based lang sa opinion ko po, ang dapat ko kasi dapat na mag-back is yung mga nakaupo po sa ating gobyerno. Huwag na po sana natin galawin pa or baguhin pa yung ating constitution. Kasi hindi naman ito mismo yung pinaproblema natin sa Pilipinas. Ang pinaproblema natin ngayon kung sino yung mga nakaupo at kung sino yung mga namamahala sa gobyerno. Okay, ito yung sabi nila. Ano? Bigyan ko lang kayo ng konting background. Ano? Yun daw, charter change or tsa-tsa, ano? Ito daw yung maaaring solusyon sa nangyayari o yung sa kaganapan na nangyayari dito sa ating bansa. May masasabi ba kayo doon? Sinasabi nila na ito daw yung solusyon. Ikaw muna. I don't think po it's the solution. Since, like sabi nga po, mas madami po dapat pagtuunan ng pansin. Oo. Ikaw naman, sa tingin mo ba solusyon ba ito? Itong pagbabago ng 1987's constitution natin? Hindi rin po. Siguro po, yung pagbabago ng constitution, hindi pa siya kailangan gawin for now. Oo. Kasi po, marami pang problema yung bansa. Kagaya ng poverty na sobrang tagal na, pero hindi pa rin nasusunod. Education system, especially po galing po kami ng State University, so marami po talaga kailangan pong pagtuunan ng pansin. Ikaw naman, meron ka bang gustong idagdag? About po dyan is hindi po siya ang solusyon and ang kailangan po talaga pagtuunan is ang mga malalaking problema na kinakaharap din ng Pilipinas katulad ng problema ng sa West Philippine Sea, especially sa kahirapan dito mismo sa Pilipinas. Sana doon na lang nila pagtuunan ng pansin at ayusin yung problema na yun imbis na pakailaman pa ang ating constitution. Okay, ito final and last question, ano. Anong masasabi niyo doon sa mga religious sector o mga religious organization na kapag merong ganito, ano, ay nagre-react din sila? Para sa akin, parang ang tingin ko, nasi-sense ko na parang hindi rin sila favor. May masasabi ba kayo doon? Parang hindi po favor din. Oo, na paltan yung constitution. I agree with them din naman. Oo, din po sa mga hindi nag-agree. Oo, okay. Hindi pa po. Ikaw naman, doon sa mga religious sector. Siguro po, parehas po kami ng mga pinaglalaban or yung about po dyan sa amendment po ng constitution. Agree po ako sa kanila. Okay. Well, sa inyong tatlo, ano, maraming salamat. Ngayon, iaalaw ko kayo, ano, kung pabor o hindi. Kukuhitan nyo to. So, pabor o hindi? Okay. Pakihawak. Tapos bibigyan ko kayo ng pagkakataon na guhitan, ano. Then ipapakita natin sa mga viewers. Okay. Okay. Ikaw naman. Ikaw naman. Okay. Well, sa inyong tatlo, ha. Thank you sa inilan yung time para sa akin, ano. Thank you. Peace lang mga kaibigan, mga viewers, ano. Ito po, may nakita ko isang estudyante, ano. Lapitan natin, tarawin natin pangalan.
Hello po, walang galang na ma'am. Ako po si Kuya Rodelmo, ano? And welcome po sa Rodel's TV. Ano pong pangalan nila? Ako po si Fish Valerie Idios. Fish Valerie, okay. Estudyante po, ano? Apo. Okay, ito po kasi yung napili kong content, ano? Base rin sa request ng aking mga viewers, ano? Ito ay all about charter chains or cha-cha. So, unang tanong po, may idea ka ba ng cha-cha? Ngayon po is parang hindi, bago lang po siya sa pandinig. Bago sa pandinig? Opo. So, kumbaga sa ano, hindi ka masyadong exposed sa social media o sa mga news? Okay, focus lang talaga sa pag-aaral? Not really po, parang more on environment. Okay, anyway, ito, bibigyan ka ng konting idea, no? Ang cha-cha or charter chains, kaya tinawag na charter chains yan, sabi charter tapos chains, cha-cha. So, pinaano lang siya, pinaikli lang siya, no? Ngayon, ito yung ano, ito yung pinaka-idea lang niya. Ang cha-cha kasi, yan yung amendments o konting pagbabago sa ating 1987 Constitution. So, ang sabi nila, ito daw cha-cha or charter change ang solusyon sa ating kalagayan ng ating bansa, lalong-lalo dito sa bansang Pilipinas. So, ang tanong ko sa iyo, ano yung opinion mo na sinasabi ng mga ating mga congressman na ang cha-cha raw, ang pagbabago daw ng ating 1987 Constitution, ang solusyon sa kalagayan ng ating bansa? Ano yung point of view mo dyan? Para sa akin, kung ikukumpara noon, ngayon kasi, iba na yung panahon natin. Okay. So, pabor ako sa sinasabi ng Kongreso na pwede nating i-apply yung cha-cha na concept na yan sa ating constitution na. Kasi kung iisipin natin, yung institution ngayon tsaka institution ngayon, iba na. Mm-hmm. So what, hindi na namang masama kung ano, itatry. Ibahin naman natin yung ano, constitution. Baka hindi talaga siya totally na babaguhin. Parang innovation lang siya. Okay. So, para sa'yo, okay lang naman. O, kasi hindi naman totally babaguhin, ano? Okay, yung kasing ibang mga nai-interview ko, totally talaga ayaw nila eh. Ngayon, ito yung pangalawang tanong ko, ano? Meron kasing, pagka narinig kasi, halos lahat ng karamihan, sabihin natin dito na lang sa mga religious sector, ano? Pagka narinig nila, religious sector or religious org, ano? Pag narinig nila, totally, wala silang nasa isip kundi ayaw nila. Hindi kagaya nung nasa isip mo na total amendment lang naman yan, konti lang ang babaguhin dyan, bakit hindi natin itry, di ba? Ano yung masasabi mo doon? Para sa akin lang po ah. Wala namang masama kung itry natin yung pagbabago. Mm-hmm. Kasi kung nakafocus lang tayo sa lumang ano, sa lumang version, sa tingin, para sa akin lang. Sa'yo lang, okay, opinion lang talaga. Kasi kung nakafocus lang tayo sa luma, paano tayo makakapag-move forward? Paano tayo makakasabay sa newly modern technology? Lalong-lalo na yung mga sabihin natin na mga, kasi kung tawagin tayo, ano daw tayo, third world country, yung sa mga first world country kagaya ng Amerika. So, yung ba ang parang point of view mo na parang sumubay din tayo sa agos, di ba? Ano? Kung yan ay makakabuti, okay lang din. Pero kung hindi, ngayon, ito, palibasa, meron ka ng ika nga ay napili, ano? Pinaling tanong, pabor o hindi? Pabor. Okay, pakihawakan mo yan, ano? Bibigyan kita ng karapatan na, ano? Tagulitan, ano? Eto. Ayan siya. Guitan, parang kagaya nun. Yan. Okay. Thank you, ha, ma'am. Please, hello, mga kaibigan, mga viewers. Ano, meron pa po ako nakikita ang dalawang estudyante, ano, dito po. Hello, mga ate, mawalang galang na po, ano? Ako po si ano, si Kuya Rodel nyo, and welcome sa Rodel's TV. Okay, ano pong pangalan niya? Ju po. Ikaw? Yana. Okay, matagal na. Matagal na yung pangalan mo. Hindi, pinapatawa lang kita. Malakas ko lang loob. Ngayon ito ano? Ito kasi yung napili kong content, depende rin sa request nung ano, nung aking mga viewers ano, charter chains or cha-cha in short ano. So, ang pinakatanong ko dito, meron ba kayong idea sa cha-cha? Ikaw muna, Yana. Yung sa pagbabago nga po ng constitution, ay pag-aamend. Pag-aamend, o. Ikaw naman, ano yung... Ganun din po, pagbabago po ng constitution.
pagbabago ng constitution. Ngayon, ito yung pinaka talagang pinakabuod ng tanong ko ano dito sa chatchang ito. Kasi halos lahat ng na-interview ko, karamihan sila sumasagot, hindi sila pabor. Kayong sa inyong dalawa ba, alam nyo rin na ang kahulugan ng chatcha ay amendments o yung konting pagbabago sa ating saligang batas, yung tinatawag na 1987 Constitution. Ano? Kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayo o hindi? Hindi. Bakit? Kasi parang hindi naman na po necessary na i-amend pa o baguhin pa po yung 1987 Constitution. Ay talaga, yun ang ano, yun ang opinion mo? Ikaw naman? Ayun po. Na ano? Walang okay. Ano? Para saan pa po kasi yung pagbabago ng Constitution? Yung siguro po yung dapat, kung ano man po yung dapat baguhin. Yung iba pong sistema. Ibang sistema. Halimo, kagaya ng anong sistema yan? Kasi sabi nung iba, ang dapat daw baguhin ay yung mga namumuno. Reiko. Sistema po ng mga namumuno. Okay. So, ito ano, ito yung pinakapinaling tanong ko. Yung idea nyo rin at opinion ano. Kasi, yung mga religious sector at saka yung mga religious org, ano, nakikisali talaga sila dito. Once na mabalitaan nila na mayroong pagbabago sa ating 1987 Constitution, alarmado silang mabuti. Talagang ika nga hindi sila mapakali. So, to make the story short, ano, sila kontra talaga. So, anong masasabi mo dun na sila ay nakikialam? Siguro rights pa rin naman po natin yun kasi sa mamamayan pa rin po tayo ng bansa. So, may karapatan naman po tayong magpuna. Kung ano yung nangyayari sa ating bayan, ano. So, okay. So, meron ba kayong gustong idagdag dahil parehong hindi kayo pabor? Wala na. O, meron ba kayong gustong i-shout out? Shout out sa inyo, Erwin Attix. Ikaw? Erwin Attix din po. Shout out sa kanila. Okay, ito ano, bibigay ko sa inyo yung aking tally board, ano. Tapos, guhitan nyo, tapos papakita natin sa ating mga viewers, ha? Ito siya. Guhitan nyo yung kung hindi pabor or pabor kayo. Okay. Ayan po. Okay, sa inyong dalawa ha. Thank you very much. Peace out mga kaibigan, mga viewers ano. Hello Ate Kuya. Mawalang galang na ano. Pwede bang bigyan niyo ako kahit mga 2 or 3 minutes ano? Okay. Oh, anyway, ako si Kuya Rodel niyo ano and welcome sa Rodel's TV. Ano pangalan niya? Ruby po. Ruby. Pwedeng compress Ruby. Okay, ikaw? Kent po. Kent. Okay, Ruby and Kent. So, hindi ko natatanong kung magkaano-ano kayo. I think mag-classmate. Okay. Opo. Ito kasi yung napili kong content, ano? Ito ay putok na putok ngayon, yung charter change or chacha. Okay? Ang pinakatanong ko dito, meron ba kayong idea? Ikaw muna. Sa charter change po kasi parang ano po eh. Sa pagkakaalam ko po, ayan po yung ano, pagbabago po sa 1987 Constitution po. Okay. Yung panahon ni Senior Marcos po. Okay. Ayun po yung pagkakaalam ko sa charter change. Okay. Ikaw naman, Ruby? Same lang din po. Ayun din po yung pagkakaalam ko po na pagbabago po ng Constitution. Yung 1987 Constitution natin. Ngayon, ito yung follow-up question ko. Ano? Kasi ito, nung March 19, 2024, third and last hearing sa plenaryo, ano, sa Kongreso, na ano na to, na-aprubahan na to. So ang kailangan nito, resolution lang, then isasabihin sa Office of the President. So magiging ano na ito, ika nga ay batas. Oo, parang magiging official na ito. Ngayon, ang isa sa pinakatanong ko, tinanong ko na rin ito sa lahat. Kayo ba, bilang mga isang estudyante, ano, mga estudyante, pabor ba kayo o hindi na baguhin pa yung ating 1987 Constitution? Ikaw muna. Para sa akin po, hindi po ako pabor. Oo, bakit? Kasi po, based lang po sa mga article na nabasa ko noon nung nabago yon yung panahon ni Senior Marcos po, Senior President Marcos po, is nabago po yun, madami pong mga batas na hindi sang-ayon, hindi pabor sa karamihan sa mga Pilipino po. Kumbaga, pinatupad lang po yun, tas na-aproba, pero hindi po sinabi kung ano po yung nakapaloob. Kaya nakapaloob po, doon? Po, hindi po ako. Okay. Ikaw naman, Ruby? Pa ba? Kasi marami pong taong nahihirapan po. Lalo na kung halos lahat po, hindi pabor. Kasi ang priority po natin dyan yung
yung mga opinion ng mga tao eh. Oo, kaya, dapat pinakikinggan muna. Hindi po kasi pakinggan yun eh. Kaya bago po sila gumawa ng charter plane. Merong lecture muna. Kailangan po muna pag-usapan. Oh, parang ano, no? Orientation. Parang lumutan na. Ito, final and last question. Ano? Naitanong ko na rin to sa mga kapwa nyo, student, ano? Na bakit yung mga religious group, religious ano, organization, ano, kapag ka narinig lang nila itong charter change na ito, o cha-cha, na-alarma silang mabuti. It sounds na talagang hindi din sila ano, sa favor. Meron ba kayong idea bakit ganun yung reaction nila? Ano po, para sa akin po kasi, nung panahon po ni President Senior Marcos po, ano po, since sa religion po yan, religious people po, marami po kasing ano, na labag sa human rights po. Noong panahon ni Marcos po. Oh, senior? Oo po, senior po. And yun lang po yung opinion ko. Opinion, oo. Kasi po hindi pa naman po buhay nung mga panahon ngayon. Pero yan, siyempre marami ka na rin nababasa, di ba? Pero yung opinion mo yan, ginagalang yan ng ano, halos lahat ng tao ginagalang yan. Because that is only opinion, ano. So, saka itong ginagawa natin, this is only a Calle survey, ano. And all people ay merong rights, yung tinatawag na freedom of ano, expression. Oo. Ikaw naman, Ruby, meron ka bang gustong idagdag? Yung nasabi niya. Pero hindi naman yung copy-paste. Ano lang po. Kaya po siguro sila na alarm agad. Kasi po, ayan po. Yun nga po, kailangan po. May gusto po silang baguhin eh. Na-alarm po sila kasi baka mamaya. Iba na naman. Mag-effect po yung Amendment. Okay. Well, sa inyong dalawa, no, thank you very much sa inilaan yung time sa akin. Ngayon, papayagan ko kayo o i-authorize ko kayo, no, naguhitan, pakihawak yung, ano, yung tally board ko, ano. Then ipapakita natin sa mga viewers para, ano, wala silang masabi, ano. Opo. Nako. Kulay blue. Gawin na, blue yung nakuha ko, eh. Sige, okay lang yan. Okay. Wait. So, 1 and 1. So, ang laban is 2, 4, ilan yan? 6, 7? 2, 4, 7. Oo. So, yan po mga kaibigan, mga viewers, ano. Ang pabor, 1. Ang hindi pabor ay 7. Okay. Well, sa inyong dalawa, thank you very much, ha. Okay. Please, hello, mga kaibigan, mga viewers, ano, ito po yung tally dito sa aking content na charter change, cha-cha, ano, kung pabor ba kayo o hindi. So, ang pabor po ay isa lang, then ang hindi pabor ay 7. Okay po. Please, hello, mga kaibigan, mga viewers, ano, ayan po, napakinggan nyo po yung lahat ng aking in-interview, ano, dito po ako nagtapos sa Arroceros Forest Park, ano. At nawa po, sana'y nagustuhan nyo dahil itong topic nito, request lang din po ito sa akin ng isang sa ating mga viewers, ano, yan po, pinagbigyan po natin siya. Ang topic po natin ay charter change. Pangalawa po, ito po, maraming salamat po sa suporta sa aking munting channel, and God bless you more po, and thank you very much.